Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit again. Welcome back to my channel. This evening, I would like to share to all of you how to make this simple bracelet. So, please join me until the project is done. Ngayong gabi po, gawa tayo ng bracelet. Ano po? Elastic garter din lang po ang gagamitin ko. Pero ito pong beads na to ay double-hearted beads po. Ano? Double po yung design niya. Both side po may heart siya, ano. Ayan po. Ito po ay magandang quality po ng beads, kaya medyo may kamahalan po. Pero maganda po yung design niya pag natapos, ano po. So ito po yung ating materials. Ayan po. At meron tayong nylon thread, ano po. Nylon, elastic nylon, ano po. Wait lang. Ngayon tutusukin lang po natin siya. Ganon. Ang gamit ko po ay elastic garter. Maganda po ito kasi magkabaliktaran po yung ano, both side po may design. Ano po? Ayan. Kung gusto niyo pong quality at maganda yung ano niyo, siyempre bibili kayo ng magandang klase ng beads. Ano po? And sa pagtitinda po, siyempre may good quality kayo para may mapagpilian po yung bibili. Ano po? Kaya tandaan niyo na bibili tayo lagi ng quality naman na quality na gamit, ano po, para maganda po yung outcome. Ang ano po nitong aking bracelet is a heart shape po. Matagal ko na po itong nabili. At $400 po yung bili ko nito, isang tuhog. Kaya maraming beses po akong hindi kumain sa labas, ano po. Kasi ganun po yung tekniko. Pag nasira ko yung budget ko, mag-a-adjust po ako. Nakikita na po natin yung design. Ano po? Pagpatuloy lang po natin hanggang matapos. Kulang pa po, dagdag pa tayo. Ayan, mahaba-haba na po siya. Ayan, ito na po yung bracelet. Gawa lang po tayo ng square knot. Ayan.
Ayan po. Ganyan po yung ating bracelet. Ayan, ganito po yung bracelet natin. Ganyan lang po kasimple. At parehas po siya na may baliktaran po yung kanyang design. Ano po? Ayan. Ito po yung kagandahan kapag ka meron po tayong materials na nakatabi. Ano po? Ayan. So, ito po yung ating another project na maganda. Ano po? Ganyan lang po yung ating project. Ano po? So, the same procedure din po ang paggawa nito. Tinuhog din po. Ang kaibahan lang, ang gamit po natin ay hindi elastic. Ano po? Hindi siya elastic. Tapos, tuhog din po one by one. Tapos, meron po tayo yung spring clasp. Ano po? Yung pang-lock po. Ano? Yun lang po yung nabago dyan. Ano po? Pero, parehas po siya ng procedure. Ano po? Ayan. Ano po? Ito yung isang klase ng bracelet. Ano po? Tutuhugin din natin pero meron tayong lock. Ano po? Ayan. Tatali lang ninyo dyan sa hole. Tapos tutuhog na ninyo. Tapos tali uli po dito. Parehas po ng procedure tsaka nito. Ano po? Ayan. Ayan po yung mga style ng mga paggawa po. Ano? Na pipili nating mapagkakitahan. Ano po? Ito, ganun din po. Tuhog kayo one by one. Tuhog lang po ninyo. Just inserted the thread. Yeah. And mix and match your beads. And yeah, we use this lock or clasps. Ano po? Gamit tayo nyan. Tatali natin dito. Tatali tapos tuhog na kayo. Tutuhog na ninyo. After we make a square knot, this one we connect to the clasps. And put the beads one by one. Until you find out the designated size of your bracelet. So, that's the project. This one, we use nylon thread. And this one, nylon but is not elastic. This one is nylon also. But this one is nylon thread but this is not elastic. Hindi po siya elastic. Ano po? Ito po elastic. Ano po? Kaya pag hindi po elastic, ganun procedure po pero maglalagay tayo ng... Ano to po, itong lock. Maglalagay po tayo niya para ma-lock po at magamit natin yung ating bracelet. Ano po? So, yun lang po yung naiba dito. Pero same procedure po. Yeah? But different beads. Ano po? Ayan. Kaya pare-parehas po siyang maganda. Ayan. At ito po. Ganyan naman. So, that's the important. Yun ang pinakamahalaga po dyan. Dapat lagi tayong meron tayong stock para ma-mix and match po natin yung ating mga beads. So, hope you enjoy. And that's the project. Apo. This is our project after we done. Ito na po yung ating project. So, kung may katanungan po kayo, just comment down below. I answer as I can. And can I ask favor, please like and subscribe po para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. At magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At see you po sa aking mga susunod pang video.